Magandang magandang gabi po sa inyong lahat, mga minamahal kong mga kababayan. Doon po sa mga kapatid natin na hindi po nakaalam sa mga nangyari nitong mga nakaraang araw, mapapansin nyo po hindi po tayo nakapag-vlog. Kami po ay talagang lumikas, ano? Dahil po natuntun na po ng ating mga kalaban kung nasaan po ang inyong lingkod, Epifanio Labrador. So, mga kaibigan, papansin nyo po itong ating ano, tayo po ay nagpapasalamat po tayo kay Ronald Villares na nagpatuloy sa kanyang tahanan. Kaya po tayo nandito ngayon. Inuna muna po namin na makalikas tayo. Nakita nyo po, wala tayong gamit. Cellphone lang po ang tanging na-save po ng inyong lingkod. Salamat po sa mga kapatid natin na hindi po nagdalawang isip na tumulong, lalong-lalo na po sa ating kapatid, no, na talagang mga kapatid na handang tumulong sa inyong lingkod sa panahon ng pangangailangan, panahon na kung saan nanganganib po ang inyong lingkod sapagkat hindi po lingid sa inyong kaalaman na tayo po ngayon ay humaharap sa samut-saring panganib, lalo na at binubulgar natin itong malalaking tao na kung saan dapat malaman po ng ating mga kababayan ang kanilang mga kahayupan, kasamaan. Kaya sa panahon pong ito, ang tangi ko lamang pong nadala siguro po mga ilang damit lang at ng aking panganay na isa na pumunta sa akin magtatatlong araw pa lang para sana tumulong. Pero sa nangyari po, parang matatagalan pa po siguro tayo at parang hindi na po tayo makakabalik muna doon sa ating area dahil po sa sitwasyon ngayon, mga minamahal kong mga kababayan. At maigi na lamang po at tayo po ay agad na kalikas, dahil kung hindi, malamang ay hindi nyo na po makikita ang inyong lingkod ngayon. Kaya doon po sa mga kababayan natin na nagdarasal, nananalangin para po sa inyong lingkod, sana po ay patuloy nyo pong ipanalangin na tayo po ay talagang makapagpatuloy sa anumang mga paraan upang mapahayag natin ang lahat ng ating mga dapat ipahayag sa ating mga kababayan. At sa oras pong ito, sana po isama nyo po palagi sa inyong mga panalangin ang inyong lingkod na tayo po ay makapagpatuloy. Sana po may mga mabubuting loob po at sa ating mga solid na supporter na makatulong para tayo po ay makabili uli kahit man lang sound card para po tayo kahit papaano ay meron naman pong magamit. Sapagkat back to zero po tayo dahil po hindi po nadala ng inyong lingkod ang lahat ng kanyang gamit, sa tanging sarili lamang po namin ang aming nadala nung kami po ay lumikas. Napakahirap po sapagkat tayo po ay humaharap ngayon. Bago po nangyari yon, samut-sari po ang natanggap kong pananakot mula po sa mga tauhan ng Duterte, ng mga Tevez at ng iba pa. So hindi ko alam kung sino yung mga yon na dumating. Salamat na lang din po sa ating mga kapatid na nagtimre na may mga paparating po na kalaban. Utang na loob ko po sa inyo ang buhay na kung hindi dahil sa inyo, malamang hindi nyo na po makikita ngayon ang inyong lingkod. Sa mga kapatid po natin na mayroon pong puso para po sa inyong lingkod at sa mga kapatid natin na nakakaalam sa sitwasyon sa simula't simula pa lang, pinipilit po ng mga kalaban natin na tayo po ay mawala katulad ni Kaper Silapid, na upang wala na po makapagsalita o makapagpahayag man lang ng mga pangyayari o mga katotohanan na dapat malaman ng ating mga kababayan. Hindi ko po alam kung paano ko magsisimula sapagkat bagamat kami ay pansamantala na narito,
Pero hindi po mayaman ang aking kaibigan na ito. Ito po ay isa lamang mahirap na tao. Pero salamat at kahit papaano, sa likod ng kanyang kawalan, tayo po ay hindi pinabayaan. Pero nakiusap po sila na sana kung maaari, hindi tayo pwedeng magtagal. Baka sila naman ang maispatan ng ating mga kalaban. Kaya doon po sa mga kababayan natin na mayroon pong malasakit sa inyong lingkod, ngayon ko po higit na kailangan ang inyong mga tulong. Sa oras na ito, hindi ko alam saan kami patungo sapagkat kami po ay walang-wala. Kami po ay nasa panghanib na hindi ko maintindihan kung paano kami makakalusot. Sapagkat nakikita nyo naman kung ano po ang ating ipinaglalaban. Kaya doon po, lalong-lalo na kay Mayora Janice Digamo, maging kay Mayor Pretz, sana po, kahit konti, magkaroon po kayo ng habag o kahit konti man lang na maitulong sa inyong lingkod. Sana po, lalong-lalo na sa mga kababayan natin na nasa abroad, hindi po tayo humihingi ng napakalaking halaga. Kundi ang iniingi po natin dito, tayo po ay makakita at makalayo. Tayo po ay makakita ng isang lugar na kung saan doon tayo mag-i-stay pansamantala upang may pagpatuloy lamang ang ating simulain, ang ating adhikain na makatulong sa pamamagitan ng ating programang Civilian Anti-Crime Group, Epifanio Labrador. Sa oras pong ito, sana po tayo po ay magkaisa. Alam ko po, dahil sa laki at sa dami ng ating binubulgar, dahil po sa blue book na hawak natin, napakarami pong mga taong nag-i-interest na makuha ito. Isa na po dyan yung lahat ng membro ng triad na nakasulat sa blue book na ito. Sana po mga kapatid, sa oras pong ito, sa panahon na ako naman po ang nangangailangan, sana po marami pong mga kababayan natin ang makiisa para po tayo ay makapagpatuloy. Ganun pa man, mga minamahal ko mga kababayan, tulad po ng sinabi ng iyong lingkod, hanggat tayo nabubuhay, hanggat tayo ay humihinga, patuloy ko pong isisiwalat ang lahat ng mga katotohanan na dapat malaman ng ating mga kababayan. Nakakalungkot lamang po isipin sapagkat kung sino pa yung naglilingkod sa ating inang bayan ay siya pang nalalagay sa panganib na katulad nito. Kaya naiintindihan ko na ngayon kung bakit naranasan ni Kapersyo Lapid ang ganong sitwasyon na kung saan dahil sa kanyang pagsisiwalat sa katotohanan ay nalagay po siya sa isang sitwasyon. Kaya mga kababayan, sa oras pong ito, sana po patuloy niyo po ako ipanalangin na tayo po ay makapagpatuloy sa ating mga adhikain. At doon po sa ating mga solid na mga supporters, sana po, kahit po sana sa katiting na halaga, tayo po ay makahingi ng tulong man lang para po tayo ay makakita na pansamantala nating mapupuntahan. At kung sakali man ay doon po tayo magpapatuloy ng ating simulain. Napakabigat po para sa akin, lalo-lalo na po sa aming paglikas ay na-timing pa po na aking panganay ay nilalagnat. Pero ganun pa man, salamat po sa ating kapatid na noong mga panahon na yon ay agad po nagpadala ng kanyang tulong. Salamat at kahit papaano ay nakarating po kami doon sa aming destinasyon. Bagamat halos kapusin po yung aming pamasahe. At
Pero ganun pa man, maraming maraming salamat. Maraming maraming salamat po. Kaya mga kaibigan, sana po matulungan niyo po ang yung lingkod ngayon. Dahil sa sitwasyon po namin ngayon. Ito po, kami po ay nakikitira na lang muna. Ito sa ating kaibigan, bagamat walang kuryente. Dahil nga itong kanila talagang masasabi natin. Salamat na lamang po sa kabila ng lahat ay may mga tao pa rin na talagang may mga pag-ibig po na tunay para sa ating mga pinaglalaban. At hindi ko po alam kung anong sasabihin ko dahil sa totoo lang tuliro pa po ako ngayon. Medyo hindi ko alam kung paano ako mag-uumpisa. Kung iniisip ko po yung mga naiwanan ko doon. Pero ganun pa man, ayon sa kanila, okay naman. Talagang tayo lang po ang target ng ating mga kalaban. Sana po mga kaibigan, may abot nyo po sa inyong lingkod sa mga panahon nito ang inyong mga tulong na higit po na kinakailangan ko ngayon. Wala na po ko ibang pwedeng lapitan kundi kayo na lamang po. Sana po, siguro napapansin nyo parang tuliro ako ngayon na halos hindi makapagsalita ng maayos. Sapagkat tulad nga po ng sinabi ko, tayo po ay dumaranas ngayon na hindi malaman kung saan patungo. Kaya mga kababayan, maraming maraming salamat po sa inyong patuloy na pakikisa, sa inyong patuloy na pagsubaybay dito sa ating programa. At sana po sa ating po pakikipaglaban, lagi pa rin po namin kayong kasama. At lagi po kayong nakasubaybay dito sa ating channel. Alam ko po isang araw tayo po ay magwawagi. Tayo po ay sama-sama na isisigaw ang katarungan para po sa ating mga kababayan na naaapi, na tinatapakan ng karapatan ng mga politikong korap na umaabuso sa kanilang mga kapangyarihan. Kaya mga kababayan, bahala na po kayo. Nasa inyo po. Kung kayo po, kung nais nyo po na tayo ay magpatuloy sa ating pakikibaka, sa ating pakikipaglaban. Kaya muli po, mga minamahal kong mga kababayan, ganun pa man, tulad na sinabi ko, hanggat tayo po ay nabubuhay, tayo po ay patuloy po na isisigaw ang karapatan ng ating mga kababayan. Hindi po ako na umiiyak dahil po sa kung anuman. Tayo po ay lubos na nagpapasalamat sapagkat hindi po pinahintulot ng Diyos na tayo po ay makuha ng mga kalaban. Alam ko, aghabol po nila itong blue book na to at maging yung buhay ng yung lingkod sapagkat napakarami po mga politiko, mga buhaya, mga dambuhalang magnanakaw na ating nasisiwalat sa ating programa. Kung kayo po ay mayroon tunay na pagmamahal sa ating programa, nasa kamay niyo po ang kinabukasan ng ating programa nito. Tulad ng sinabi ko, ang programa nito ay para po sa ating lahat at hindi lamang po para sa akin. Yun lamang po ang hinihingi ko na sana may mga kapatid po na makapagpaabot man lang ng kaunting tulong para tayo naman po ay maging presentable sa ating po paghahayag na mga balita na dapat malaman at mga katotohanan na dapat marinig ng ating mga kababayan. Mga kapatid, siguro hanggang dito na lamang at sapagkat tulad nga ng sinabi ko, mahirap naman po tayo po ay mag-uusap. Pero alam ko na po kung sino ang may pakanan nito. Alam nyo na po siguro kung sino yung lagi natin binabanatan.
siguro alam niyo na. Ha? Alam niyo na po kung sino yan. Wala pong iba. 100% po, mga tauhan po yan ni Tevez. O hindi man mga tauhan, nidigong niyo. Dahil po na naiba, ano po natin sila dito. Kaya mga kaibigan, ang kinakailangan ko po ngayon ay suporta mula po sa ating mga kababayan na may pagmamalasakit po sa inyong lingkod, Epifanio Labrador. Pakishare na lang po sa ating mga kababayan na mayroong pakikisa dito sa ating programa. Sana po, abangan nyo po ang ating mga ipapalabas na mga video bagamat tayo ay hindi na ganun kaganda ang inyong makikita dahil nga po tayo ay umalis dun na sa ating kung saan tayo ay doon tayo nagbablog. No? Sana po may tumulong po na makabili po ulit tayo na kahit papaano yung sound card o kahit konti lang po na magagamit natin sa ating pagbablog at maging sa atin na rin matitirhan kahit papaano. Muli po, maraming salamat sa ating mga minamahal na kababayan na patuloy po na naglilingkod at tunay din po na nagmamahal sa ating inang bayan. Maraming maraming salamat po.